Alright, mga parekoy. Alright. Rough road, trail, and any kind of adventure ay ating papasukin. Basta kasama natin si Rocky, hindi na tayo pababayaan at hindi rin natin siya pababayaan. Kamusta kayo mga parekoy? Oy! Basketball! Oo! Napasabak! Grabe! Kukuha lang tayo ng item. Ay, napahamak pa. Oh, napahamak pa ang ating bulong at ang ating shop. Alright, isang magandang araw sa inyo mga parekoy. At ngayon ay syempre mas lalong mapagandang araw para sa akin ito, kahit na rough road ang aking tinatahak. Dahil ngayong araw mga parekoy ay kukuhain natin ang ating GoPro Hero 7. Alright, yay! Ang ating pinatangarap. Yes, Hero 7. Maraming na rin akong na-review na camera mga parekoy. GoPro Hero 7, 8, 9, and SD cam. Pero ang pinaka nagustuhan ko, nasuwak sa budget ko, ay Hero 7. Yes, Hero 7, not a Hero 8. Actually mga parekoy, woo! Grabe. Actually mga parekoy, Hero 7 and Hero 8 ay hindi nagkakalayo sa marketplace ng second hand. Yes, second hand lang po ang aking binili mga parekoy, dahil ay lang afford ng ating budget. Almost the same price lang sila pagdating sa second hand, pagdating sa marketplace, kung titignan ninyo sa Facebook. Pero bakit nga ba GoPro Hero 7 instead of GoPro Hero 8 ang aking binili, samantalang same price lang naman sila? Isa lang ang masasabi ko mga parekoy, I am a motovlogger and more adventure expected na natin, na palaging sa daan meron tayong hindi inaasahan, katulad ng mga pagtalsik ng bato, pagsemplang, or kung ano man ang dumating, di ba? Hero 7 ang pinili ko dahil ang Hero 7 ay napapalitan ang lens. Ang Hero 8 po ay hindi napapalitan ang kanyang lens. Hero 7 mga parekoy, kasi advance tayo mag-isip. Inisip na natin ng pwedeng mangyari, dahil nangyari na rin sa akin na nabasagan ako ng camera. Katulad nitong aking GoPro Hero 4. Yan. May basag na screen na. Sa hindi inaasahan, habang nagra-ride ako, may tumasik na bato, at swerte pa rin dahil sa screen lang tumama at hindi sa pinaka-lens. Ayan ang pinaka-worst na mangyayari sa GoPro natin kapag ginamit natin sa motovlogging. Kaya Hero 7 ang binili ko mga parekoy. Ay, ang lens ang pinagbasihan ko. Pagdating sa specs, oo, si Hero 8 is upgrade ni Hero 7, pero para sa akin is Hero 7 is enough for motovlogger. Nabibigay niya yung mga saktong pangailangan mo para sa isang motovlogging. Pagdating sa stabilization, sa linaw ng camera, then meron din naman siyang settings for your 1080p, 4K, di ba? Na meron din si GoPro Hero 8. So yun mga parekoy, konting kaalaman lang na aking ibinahagi. So ikaw ay magmamotovlogging,
is go for Hero 7. And kung ikaw naman ay yung personal vlogs at hindi mo siya gagamitin pang adventure katulad ko, ay go for Hero 8. Yun lang mga parekoy. And I'm so excited na makuha through LBC. Puntahan muna natin sa LBC sa Nose. Sa may pure gold data yun. LBC, cash on pick up mga parekoy. Galing from Davao. Pag nakuha ko yung Hero 7 ko mga parekoy, ay magbibigay tayo ng review. Then comparison between the Hero 7, Hero 4, Insta 360. Magbibigay tayo ng mga ganyang content. Maglalagay tayo ng ganyang content sa ating page, sa ating YouTube channel. Iabangan nyo lang mga parekoy. At update ko kayo kapag nandoon tayo sa LBC. 5 minutes later. Alright, we're here mga parekoy, LBC sa Muson. And tarapan tayo ng parking. Bubble drop. Naka plastic lang ba daw? Wala na ba laman yan? Yan na. Try na natin sa bubble drop. I-check lang muna natin yung item mga para gagatama. Then, doon na natin sa bahay i-check kung ano yung mga previous na kasama. Dun. Alright mga parekoy, at ito nasa harapan ng ating GoPro Hero 7 na mula pa sa Davao. In order ko ito second hand from Davao to San Jose del Monte. Ang shipping fee ay 380. 7 days bago ko ito makuha. Kaya bubuksan na natin mga parekoy. Actually na-check ko na ito kanina sa LBC, pero yung pinaka unit lang, hindi ko pa napansin yung mga package. Yan. Bali ito yung pinaka unit mga parekoy. Yan. GoPro Hero 7 Black. At meron siya mga konting dents. Ito yung kanyang mga switch and mga button, crispy pa naman, and yung battery slot at yung kanyang charging port and headset. Yan. Ito yung kasama niyang battery mga parekoy. Isang Wasabi power at saka isang GoPro. Itong Wasabi hindi kasama yung ano yun, oh. Wala siyang ganito yung pinaka-pin para mahihila natin to. Kaya ito hindi magagamit to kasi kapag sinalpak natin to dito, hindi mo na siya mahihila dahil wala yung pinaka-pin niya. Unlike katulad na itong GoPro battery. Yan. Hilay mo siya. Meron din sa package mga parekoy ay itong sticker. Sticker ng GoPro. Meron din siyang
stand. Ayan. Ayan, na-extend pala siya. Okay, kasama niya stand mga parekoy, na-extend siya. Ayan. Para once na gusto mo mag-vlog, katulad ng ginagawa kong ganito, i-stand mo lang yung kanyang GoPro using this skeletal GoPro case. Ayan. Then meron din siyang kasamang dalawang screw and isang pang helmet tsaka sand disk. Ayan, memory adapter. Meron pala tong memory card. Meron pala tong memory card mga parekoy na nakalagay dito. Ito. Ayan. SanDisk Extreme 32 GB. Meron din siyang skeletal case to. Skeletal case niya ito. Na-disappoint lang ako kasi basag yung pinadala niya. Ayan o. Basag siya. Pero original siya na GoPro. Kaso nga lang, basag. Ayan. Meron din siyang wasabi. Ayan o, wasabi power. Ito ay charger. Charger ng battery. Ayan. Ito lang naman mga pare ko, yung pinaka-package ng aking GoPro Hero 7 na nabili sa halagang 12,500 plus shipping fee na 380. Para sa akin, worth it na to. At excited na ako na magamit to for motovlogging. Okay. Goods naman to. At re-reviewin din natin to mga parekoy. Antay lang kayo sa next vlog. Ayan. Sa next vlog ko, ipapakita ko sa inyo kung ano ang settings at kung ano ang setup natin para sa ating helmet for motovlogging. Hanggang dito na lang mga parekoy, at syempre kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload videos. Hanggang sa muli mga parekoy, ride safe always and keep safe!